Tama. Umuulan. Malay mo, pwede. No, wala pa naka-schedule. First valid ID ni Ninyo to. Sign of adult. Sign ba? Sign of adult. Nagkakaroon na lang mga valid ID. Mag-umpisa na yan. Mga valid ID. Sunod yan, ID sa trabaho mo. SS. Si Alvin. Swerte yung gano'n. Kaya nga na pa ako nakarating. Ako din eh. Maaga akong ginising ni mami. Bumalik kayo? Mm-hmm. Dahil maraming tao? Tinawagan si mama kasi daw tingkat na din kinapres. Tinawagan ni pres si mama. Kaya pala sabi ni Nino, mabi sa kanilang mga balik. Alam ko ganyan pala kasi ka. Uy, oh. Tao dito eh, basta wala. Viewing, sharing, sa ano, rating, GMA na nga lang kalaban niya eh, diba? At least pa lang, pwede na sa inyo, so, sa kakilala niyo, kasama niyo, na alam na nakapulot ng cellphone siya ang hilito at ang kausap kayo ng hilito o kung sino man yung kausap na nakapulot ng cellphone, si Hey, ma'am. Tatanong ko lang po, tanong natin na paano po ba makapag-schedule si Mrs. na ano yun, wala pa masahe. Oh, kaya praso, kayo ang nagbigay ng port sa saan. Pero ang sabi ngayon ni Mrs. Martin, there's no such thing, it never happened. Ikaw mismo ang nagsend niya sa kanya, pumunta sa SIA, at doon nagbigay ka ng pera kung sa. At sinabi mo pa na, kung ka nakalala, hindi naman ako atin ng hearing, kaya actual dito, parang ganun, tama. Hindi ko ganun po yung sinabi ko. Hindi ako po yung pera, ito po. Sabi ko po sa kanya, ito po. Sabi ko sa kanya, paggastos niyo po. Depende. At ano po. Depende sa budget. Oo, kung kasali. Pero malamang to, hindi mo na malulungahin mo na. Kasi po, nag-aalala rin po ako sa kanya. Kasi pantay na siya sa gilid. May anak din po siya. Hindi, yun yung sa issue na nagparinig siya. O hindi? Yes po, rinig po ng mga tulis yun, sir. Inuli po sila, sir, hanggang doon po sa Capdrum. Opo. Okay, sige. So, dahil yung mga polis yung nagparinig siya ng paano ito, wala akong pera. Paano ba, isa punta ko sa ako ulit? Tsaka, Sir Rafi, kinalat po nila yung number ni Rim. Kinalat nila? Kinalat po nila. Prinsip din po. Ngayon po, sobrang dami pati importante pong mga tawag vehicle na po nasasagot. Kasi may marami na din po mga threats, ganun-ganun. Okay, paano nalaman ng sinalat pa? Kasi nga nakatanggap na ng mga threat itong si Wim. Doon tayo sa kabila. Opo, pinost po nila kanito sa social media po. Dugo. Giligan, saan? Ah, sa tabi daw nun eh. Giligan. Dito po. Uy, pwede dito. Jomar and Ana. Sige, dito.
sino lang post sa social media na number ni Wim? Paano pong nag-post? Paano nag-post po? Kasi nga, parang siguro lang dapat ang confirmation po natin kung wala pong nag-post ko sa inyo. Okay. Meron ka pa may papagitang ebidensya? Doon, may gubong yun. Yung post ko, isa lang. Ano? Siyempre po, no? Meron ka pong papagitang mga ebidensya? Mandali lang. Wim, yung number mo ay nakapost sa social media. Somebody posted yung number sa social media. Ay, ito yung jogging ano. Vlogger po na nag-ano. Okay, sige. Meron kang screenshot na magpapatunay yung number mo ay pinost sa social media. At meron kang mga ebidensya na binabas ka. Opo. Binabas ka po sa cellphone mo. Opo, kasi po, therapist, ang pinapalabas... Ang babaw lang eh. Ayan. Ba't hindi ka nakaroon ano, sapatos? Pero mas kakailangan.